sa ating channel. Ngayong araw na to, magluluto po tayo ng nilagang buto-buto ng baka. So, ayan po, nakikita nyo yung ating buto-buto ng baka. Hindi naman siya totally buto-buto. May laman naman po siya. Ayan. So, nahugasan na po ito. Lalagyan na lang natin ng tubig at saka pakuluan. Tapos, paitapon po natin yung unang kulo. Lalagyan po natin ng tubig. Sasalang po natin siya, guys. Ito po, lagyan natin siya ng tubig. Lagyan lang po natin siya hanggang sa level na lumubog po yung karne ng baka. Yan. Ayos na yan. Tapos pwede na natin siyang isalang sa apoy. Yan. Lakasan lang natin yung apoy. Yan. Lakasan lang natin yung anong apoy natin, lagyan natin sa high heat para mabilis lang siyang kumulo. Kasi pag kulo po niyan, papalitan natin ulit yung tubig. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Hinaan natin ng konti yung apoy. Tanggalin natin itong mga lumulutang na bula. Ayan siya, malapit na. Papalitan na po natin yung tubig niya. Papakulo ulit tayo ng panibagong tubig. Tinanggalan natin siya sa tubig. Nilagay natin siya sa strainer. Magsasalang po tayo ng bagong tubig ngayon. Ayan, magpakulo na tayo ng panibagong tubig natin. Hintay lang natin siya kumulo bago ilagay natin yung mga sangkap niya. Malapit ng kumulo ang ating tubig. May bubbles na siya sa ilalim. Konting hintay pa. Ayan siya, kumukulo na. Maglagay po tayo ng beef cubes. Pampalasa po sa ating sabaw. Ang ating sliced onion. Ang ating pampamintang buo at saka durog. Ayan, pagsamahin na natin siya. Siyempre yung asin. Tagtagan natin kasi marami yung ating sabaw. Yan po. Ayan lang natin siyang kumulo muna bago natin ilagay ulit yung ating karne ng baka. Boiling, boiling. Yan na siya. Kumukulo na. Nakulay na po yung ating beef cubes. Ayan siya. Green, green siyang konti. Yellow, green. Yan siya. Okay. Add na natin yung ating baka kanina. Yan po siya.
Yan. Ayan siya. Hayaan lang natin siyang kumulo. Takpan muna natin siya. Takpan natin siya kung hayaan kumulo po dyan. Sinaan natin yung apoy. Lagyan natin sa medium. Lagyan nyo po ng konting siwang yung takip. Ayan siya. Para pag kumukulo, hindi po siya lumalabas sa yung tubig sa kaserola. Ayan siya. Okay, hintayin lang po natin siya dyan hanggang kumulo ng kumulo at lumambot yung ating karne. Bago po natin ilagay yung kanyang mga gulay. Ayan siya, no? Kulong-kulo na po siya. Tingnan natin, tanggalin natin yung takip. So, ito na po yung gulay ng ating nilaga, repolyo, saging, para matamis-tamis yung sabaw, baguio beans, syempre may patatas din, at ang ating pechay, ay mamaya lagyan natin siya ng siling panigang, pwede naman. Ito na po yung ating karne, nilipat natin siya sa malaking lutuan. Kasi marami yung gulay, hindi kasya dun sa kaserola. Kaya ilalagay na po natin yung ating patatas. Takpan muna natin hanggang kumulo. Ayan, kumulo na siya. Tingnan natin. Pwede na rin natin ilagay yung ating saging. Yeah, dito lang siya sa kabilang side. Saging, repolyo. Siyempre yung ating beans, yan, baguio beans. Masarap, maraming gulay. Daming gulay.
Saka natin siya lang kumulo ulit para lumambot yung gulay. Ayan na siya, magulod na. Sarap-sarap na gulay. Okay, pagpunta po natin siya mga 5 minutes pa or 3 minutes lang siguro hanggang lumambot yung gulay. Nasa inyo po yung kung gusto nyo ng half cook yung gulay o malambot. Depende po sa inyo, kayo naman nakakain. Kaya muna natin siya kumulo. Lagyan natin ng sili. Lalagay po natin sa patis. Mamaya, sasawsawan natin, masarap. Sa bowl, sa mangkok, o kung saan nyo gustong ilagay. Yan po. Ito na po yung ating nilagang baka. Hanapin natin yung baka. Nasa ilalim, syempre, natakpan ng gulay siya. Yan. Medyo malambot na yung gulay natin. Pwede na natin siyang serve. Okay na po. Yeah, sure.